welcome back. And welcome back din sa akin. Welcome back sa inyo. It's been a while. So we will do our reading, a weekly reading. Ito bago to. We'll do a weekly reading for September 22 to 28. Ayan siya. So hopefully magawa ko to weekly and I'm planning to do it weekly. So medyo update lang. So magbabago tayo ng mga uploads, which is I'll try weekly or at least bi-weekly and monthly. Tapos ibabalik natin yung tulad ng ginagawa natin dati na per sign. Kasi napansin ko na kapag sa isang video, lahat nandun, wala masyadong nanonood. Ayan siya. So, yep, life update as well. Kag-graduate ko lang din ng Mysterium PH. So, tarot class siya dito sa Philippines by Robert Rubin. Ay, nakakatapos ko lang. So, dalawa na yung certificate natin for tarot, which is una is yung Tarot Page Philippines and now is Mysterium. And I am actually getting another course with Mysterium, which is Intuitive Awakening. And, ayun, mag-graduate tayo today, Sunday, September 22. Ayan siya. But I don't have the certificate yet. Siyempre, wala pa kasi hindi tapos. But I'll be, ito yung mga certificates ng Tarot Page as well as Mysterium. And, ayan. Yan yung ating life update. So, ayan. It's been a while. So, ayan. Ngayon, ang gagamitin nating deck is The Good Tarot and The Wisdom of the Oracle. You know me, na kapag nag-upload ako, always meron tayong oracle sa end. Ayan siya. So, same thing. May mga magbabago lang sa reading natin because syempre may mga bago tayong natutunan. So, we have to also update kung paano tayo mag-reading, di ba? So, again, this is for September 22 to September 28. Diba? Meron akong calendar dun. So, September 22 to 28. So, this week. So, again, isa-isa siya per sign. And please, do support my pages. May mga, since, diba, na-update ko kayo na hindi nagana yung, nawala yung dati kong Facebook. So, gumawa ko ng bagong page, which is I am Nat Martin Tarot. And also, yung Instagram ko, from Queen Nak, pinalitan ko din siya ng I am Queen Nak Taro. So, nagpalitan tayo ng name para naman hindi tayo masyadong Queenie Eme. So, ayun. So, yes. Tara, let's go ahead and read. Hello sa mga may Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. So, Sagittarius Sun are yung mga pinanganak ng November 22 to December 21. Ayan. So, syempre, pagka alam nyo yung moon and rising nyo, tapos Sagittarius siya, you might want to listen to this as well as Venus. Kasi Venus is about love naman. Just in case, baka mahagip this week ang inyong love life. Alright. Ayan. Let's see. So, humabol pa yung isa dun. I-ano ko to? Kasi humabol siya. Tingnan natin kung ano ang message niya sa'yo. May pa-bonus si deck for you. Ano ba yan? Okay. Kung may gala ka ngayong week na to, Sagittarius, huwag ka nang tumuloy. Pero, sabi dito, this will be a happy week, actually. Happy week. Medyo marirelease ka na sa mga takot mo sa buhay. Ayan siya. But if you're trying to go out, siguro wag muna. This is not the time for you to mingle. And not good for your mentally. Hindi siya maganda mentally for you. Sa emotions mo, hindi siya ganun okay itong week na to.
but you're still happy. Kung anong normal na buhay mo, ganun naman. It's just that medyo iba ang atake ng week na to sa'yo. And you might need friends to come over. Kasi, or punta ka siguro sa friend mo, pwede. Pero huwag kang gagawa ng gala. Or kung, much better huwag ka nang lumabas muna ng bahay. Or don't go anywhere na hindi naman dapat. Or hindi mo naman masyadong pinupuntan. Parang party, huwag masyadong ganun. Huwag kang mag-bar, huwag kang ano. Ikalma mo. Kasi may mga bagay-bagay na may gusto kang gawin or may gusto kang ibahin sa sarili mo this end of the year. And I think hindi mo kasi mauumpisahan yun ngayon if ang dami mong event sa buhay ngayong week na to. So, alam mo, andun tayo sa you're happy. Ready ka na, wala na yung mga takot mo sa mga buhay-buhay. It's just that. Hindi pa siya good timing this week. No, wag muna ngayong week na to. It's not okay. And hindi ka daw kasi stable. Ito yung message nung card kanina. You're not stable to do something new or to start something. Kunyari diet. Ganyan. Kunyari lang naman diet. Itong week na to hindi siya advisable na mag-diet ka ganyan or kasi hindi pa stable yung mind mo mentally, no. Hindi siya okay. Hindi siya okay. Basta, hindi siya okay. Papuntahin mo sa bahay mo mga kaibigan mo, jowa mo. Not time to change something about you. This is not the week to diet. Gusto mo magpapayat, this is not the week. Gusto mo maging demure, very mindful, this is not the week. Just be you, be happy. And find the serendipity of what you are right now. OMG. Medyo na ano ko yung serendipity. Teka nga. Parang, no? Biglang lumabas yung serendipity na ano ako. Titignan ko lang tong tong card, tong ibig niyang sabi. Ayun nga. Talagang you really have to wait for that time. So, this is not the best time. Hanapin, this is the week na may mga signs ka actually na marireceive din itong week na to na this is not the time. Ang dami mong marireceive na signs na, ay, hindi. This is not the right time for you. So, ayun, sa mga may Sagittarius, ikalma nyo. This is the time for you to kalma. Chillax. Okay? So, that's all for me sa mga may Sag. Sun, Moon, and Rising. Thank you so much. Bye-bye. So thank you so much. And sa mga hindi maganda yung reading, I'm so sorry. But again, may free will tayo to believe or not. Nasa inyo yan. Or may mga pwede tayong gawin para hindi siya mangyari. Nasa inyo din naman yan. So buhay nyo yan. Bahala kayo if you wanna believe or not. Or if you wanna do something about it. And of course, again, please do subscribe sa ating channel. It's Knock Martin. And also, yung bago kong Facebook page, I am Knock Martin Taro. And yung Instagram ko, yung Queen Knock, pinalitan ko na po ng Knock, or I am Queen Knock. Ay, no, I am Knock Martin Taro. Ayan. Parang yung nasa likod ko. Tanggalin natin tong ating signs. Binabasa. Ayan. Dapat pala nakaano. Pero ayan siya. I am Knock Martin. Hindi ko alam. Hindi siya naka-mirror. I'm sorry. So yeah. That's all for me today. Thank you so much. Signing out.